Ilan ba tayo ngayon? We are nine. Nine. So Oo. far. Yan. Okay na yung, yes, Sir John, okay na yung ano mo? Yung, ready ka na? Sir Chris? Yes, okay naman. Pero yung Okay. ano lang, process ko lang ha, kasi galing lang ang sakit. Ah, okay. Oo. Okay, mag-start muna tayo siguro, Brad Arnold, no? Sir Bro, with a prayer. I-share natin sa kanila itong screen na to. Thank you for this day, for the presence of everyone in this call. For once again, we are gathered and given the opportunity to appreciate life and your words. Forgive us for our shortcomings and cleanse our hearts as we learn and live your words and example. Father, bless our endeavors, especially today's meeting. May you guide us in our discussions, and may you enlighten our minds in every decision that we make. Give us your grace that we may effectively do our parts for your greater glory. All this we ask in Jesus' name, Amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. الحمد لله رب العالمين. All praise is due to Allah, Lord of the worlds. الرحمن الرحيم. The entirely merciful, the especially merciful. مالك يوم الدين. Sovereign of the day of recompense. إياك نعبد وإياك نستعين. It is you we worship and you we ask for help. اهدنا الصراط المستقيم. Guide us to the straight path. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. The path of those upon whom you have bestowed favor, not of those who have evoked your anger or of those who are astray. Okay, a very bright morning, Sir Arnold. Ah, Sir Rocky. Malayo man na malapit din, Sir Arnold. Alam niyo ba? Oh, alam niyo ba, is 4th of July pala ngayon, no? May mga nag-celebrate pa ngayon, 4th of July, baka may yes, at sa Pilipinas is Pil-American Friendship Day and then sa ano na talaga is ano to no? Thanksgiving ba nila to? Ano ba sa US ito? Ano bang occasion ito? Ano, so meron talagang ano ngayon. Baka may nagagawi rito mga taga US of A. Okay, so we will start. Meron daw po mamaya magjo-join. Nandito na ba siya? I-check natin yung ating mga attendees. Oo. Si Ma'am. Si Ma'am Josephine, it seems na wala pa yata siya as of this moment. So, wala pa sir, wala pa siya. wala pa.
Yes, oo. Ayan, sige po. Mamaya i-acknowledge po natin yan, Sir Eric. So we would like to acknowledge the presence of everyone. Unahin na natin si Ma'am Amali. Ma'am Amali ng Team EIC ng Qatar. And of course, si Sir Elmer, Sir EJ, na nandiyang lagi nakasuporta sa atin. Salamat po, Sir. Kay Ma'am M ng Team ERC na nasa Pilipinas. Kay Sir Eric. Sir Eric, magandang morning po. Sir Giovanni, yan, ng Team MGM. Sir, kay Sir John Chris, na nasa Saudi Arabia, nakasama namin sa Fleur de Lis. Kay Ma'am Kale, na nasa Taiwan. Kay Sir Romeo, of course, ng Team Fleur de Lis. Kay Sir Ronel, ng Team Badger. Ayan, so we are 11. Okay, so kamusta po? Kamusta, Sir Arnold? Opo. Ayan. Yes, opo. Ayan, so tayo is dadako na naman sa ating tinatawag na Wealth Financial Management Presentation. Ayan, anong masasabi mo, Sir Arnold? Medyo matagal ka rin naging empleyado, no? Sa abroad, no? Yes. Oo. Oo. Ang nakakatuwa ngayon sa pag-introduce nitong modernization na digitalization na sa internet na ano na tayo is marami na ng mga nagsulputang mga entrepreneurs. Unlike nung araw is talagang ang mentality natin is nasa employment. Yun ang maganda. Oo. Ano ba yung naging negosyo mo nung araw nung kabataan, Sir Arnold? I guess is sumubo ka rin, no? Kahit tayo nag-ano rin. Oo. Oo. Ayan, ana. Opo, sige pa. Naha. Correct. Aha. Oo, talaga naturuan kayo nung nung inyong mga magulang na ano no na talagang i-value yung pera sa pamamagitan ng pagnenegosyo. Ako naman no elementary is sumubok din. Ice candy naman nung which is 25 centavos ang isa nung araw kung matatandaan ko. Ayun, this is sa bahay lang naman namin. Ayun. So yun yung pinaka naalala kong nagsimula ako ng pinakaunang negosyo ko noong araw ako elementary. Okay, so wala nang paligoy-ligoy pa, Sir Arnold. Ayan, na-introduce ko muna. Opo. Yes, opo. So by the way, before we officially start, ako po si Jake Reyes ng Team Fleur de Lis at makakasama po natin yung ating first speaker na si Sir Arnold Ragub. Na license ano po siya, registered nurse po siya by profession at siya po ay nagtrabaho na ng ilang taon sa Saudi Arabia at 2 dekada na rin sa United Kingdom. Ayan. So Sir Arnold,
The floor is yours. Kayo na po ang magpatuloy nitong ating introduction and sa ating part 1. Ayan. Recording in progress.
Thank you, Sir Arnold. Salamat po. And then sa presentation ni Sir Arnold is na-realize natin, no, na investment yung ating makakatuwang para ilabanan yung inflation. Yan yung ating makakatuwang sa pag-earn ng profit. So now we will be discussing yung part 2 ng ating wealth management. So we have the next speaker in the person of Sir John Chris Albea. Si Sir John is a radiographer by profession. Ayan. Siya po ay nagtrabaho ng ilang years sa Jeddah National Hospital. In fact, isa kasama ko siya sa ospital na aking pinagtrabahuhan. Ayan. So, welcome po, Sir John. Hello, good morning. The floor is yours, sir. Okay, so... Morning. So, good morning. So, my name is John Christian Albea and I'm going to present to you this part 2 ng ating wealth management. I'm from Flor de Lis team dito sa KSA. So, first, I have to differentiate the types of investment. So, meron dito, so worldwide different types of investment. Meron tayong ditong stocks, tradings, or index stocks, which ang profit niya is 8% to 16%, which is high risk pag nag-invest ka dito. So, malaki din yung mababalik sa'yo, pero malaki din yung pwedeng malugi sa'yo. Then next is the commodities, which include the gold, oil, precious metal, and etc. Ang profit niya is malaki, 10% to 20%, pero yung risk factor niya is mataas. So, dito din papasok na, malaki yung pwede mong kitain, malaki din yung pwede mong malugi. Then the next types of investment is the crowdfunding. So dito, yung profit mo is 10 to 20%, mataas din, pero yung risk factor mo is mataas din. So ganun pa rin, pwede kang kumita ng malaki, pwede ka din malugi ng malaki. Unlike pagdating na dito sa mutual funds at sa mga bank deposit, mababa lang yung risk niya, pero yung profit naman niya in return is mababa lang din. So, hindi maganon kataas yung pwedeng malugi sa'yo. Also, some mutual funds. At ito na yung sa real estate and property investment natin. Ang profit niya is, kumbaga sa ano, minimal lang, 8% to 20%, mataas at mababa. Pwede kang makakuha ng mataas na porsyento or pwedeng mababa, pero yung risk factor mo is low risk lang. So, nasa minimal ka lang. So, life insurance, note dito, life insurance is part of protection and it is a basic human need. So, next, sir. Pasensya nyo, medyo kagaling ko lang sa sakit, ha? So, everyone, the value of investing. Here are some quotes of the notable investors. Tycoons regarding the value of investing. So 90% of all millionaires become so through owning real estate. So karamihan na mga mayaman sa atin as nag-real estate sila. So marami yung pupasok na passive income sa kanila. Next. Next, sir. Then sabi dito ni Warren Buffett, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. So, ganun pa man, kaya nandito tayo ngayon para magkaroon tayo ng passive income at ma-share natin, maging open-minded yung iba nating mga kababayan, mga OFWs. Recording na maging open stopped. Nawala. Nawala, bro Jake. Recording in progress. Wait lang ha, medyo nag-air tayo sa... Hello, Brad? Yes, sorry po. At na-disconnect yung aking internet. Ayan, so go ahead po, Sir John. Sige, next na tayo.
So, okay. Investment focus. So, dito tayo sa real estate. Ito yung na-tackle natin ngayon. Ano-ano nga ba yung mga real estate? Real estate is any property consisting of land, houses, and or buildings. So, dito papasok pag tinawag na real estate. So, next, Sir Jake. So, real estate investing is relatively low risk and is generally safe option even for the first-time investor. So, sa ating mga kapwa OFWs, mga kababayan, so pag pinasok po natin ng real estate, mas okay po ito para sa atin kasi low risk siya. Malugi man tayo or magkaroon tayo ng income, hindi ganun ka sa atin, ka-delikado. Kasi medyo mababa lang yung risk pagdating sa real estate. So, the more na ginalingan natin, the more na marami tayong sales, the more na mas marami tayong kikitain pagdating dito sa real estate. There are enough opportunities, big or small capitals. Pwedeng maliit yung capital mo or there are endless returns. The longer you have real estate, the more profit you will gain from it. So yung mga real estate natin, habang tumatagal kasi sila, mas lalong tumataas yung value ng bahay mo, ng lupa mo. So pwede mo siyang patagalin in the long run, mas lalaki yung magiging value niya pag binenta mo. Ang real estate then, it is a fixed asset. It will only get more valuable. Ito na ngayon, it will get more valuable over time. So next, Sir Jake. So dito tayo sa advantages of real estate investment versus other investment. Only investment that can turn into business, unlike other investment, you can only earn through resale. So yun na nga, pag trading or dividends. So pwede kang kumita doon pag binenta mo siya after long, in the long run or long term. Gain high interest or higher resale value and endless return of income. Monthly cash flow, pag ginawa mo yung real estate mo, yung lupa mo, pinaupahan mo, dito papasok yung monthly cash flow mo or additional income. Low risk factor because property in the Philippine history never goes down. Ito na, papasok yun sa fixed asset. So maganda talaga pag meron kang sariling bahay, then yung bahay, yun yung mag-generate ng income mo. Mas maganda yan lalo na dito tayo sa ibang bansa, ng OFW or nasa Pinas ka man, na pwede mong pagkakitaan pa rin yung bahay mo sa Pilipinas. Kung wala ka doon, pwede mong paupahan. Doon na papasok yung passive income. So, never fluctuate and self-liquidating asset works. So, pwede mo siyang ibenta pag in case na kailangan mo ng emergency. So next, how the pandemic impact the real estate market? So way back 2019, karoon tayo ng pandemic. Sabi dito, only industry that's not affected by economic fall down, ito na ang real estate. Kasi marami yung mga nag-stay sa bahay dahil nga bawal lumabas, so nag-work sila from home. So madami yung nangailangan ng nangungupahan kasi hindi man sila pwedeng mag-work sa labas. So yung iba nangungupahan sila. So the more na marami kang condominiums, daming uupa sa'yo last pandemic, kaya hindi bumaba sa real estate, sa market, hindi siya bumaba. So market value, property value gains consistently despite the COVID outbreak. One of the industry that plays key role to help the economy to rise again. So ito yung real estate talaga. Has the highest potential during the recovery of the economy. And unlike stocks, the value of the land and properties will only increase over time. So yun nga, habang tumatagal, yung asset mo, yung real estate mo, habang tumatagal na tumataas yung value niya. So the more na marami kang condominiums, marami kang lupa, the more na pag nag-retire ka, madami kang savings, madami kang investment. Next, Sir Jake.
So, meron tayong iba-ibang types of real estate. Merong commercial real estate used for business instead of living space like hotels, malls, and shopping centers. So, ito yung mga pwede mong paupahan. And industrial real estate used for production or storage of goods, warehouse, showrooms, manufacturing buildings. So, ito naman yung, ito pwede mo din to ang parentahan mga type ng real estate, mga warehouse, mas malaki yung kita dito. Land, real estate, and rail land refers to both developed and undeveloped lands. So, dito papasok yung mga pre-selling na mga land na underdeveloped by SMDC. Then, next. Then another one is residential, refers to any type of home or housing, like apartments, units are in the complex owned by a single entity. So karamihan naman siguro sa ating OFW, meron tayong mga apartments na pinapapahan, di ba? So doon tayo kumukuha ng mga passive income natin in case na mawalan tayo agad ng trabaho dito sa Saudi Arabia or sa ibang bansa. So, okay. Kagandahan talaga magkaroon tayo ng real estate. So, meron din mga townhouses, multi-floor homes that share one or two walls. Ito yung mga but have their own entrances, residences, houses that are freestanding, can be single family, multiple family, condominiums, buildings are complex containing individually owned units, and condotels, hotels are units sold to individual purchasers. So ito yung mga pwede nating pagkakitaan. Condotels, condominiums, yung mga resident natin, pag halimbawa wala na tayo sa Pinas, pwede pa rin natin silang gawing for rent as long na nami-maintain nila yung bahay, kaayusan ng bahay natin. Next, Sir Jake. Advantages of condotel, ito na yon, and residential apartment versus other property investment. So, more stable in terms of monthly income and cash flow. More guaranteed on return of investment in terms of yearly appreciation and capital. And guaranteed yung higher rental income. So, dito sa mga condotels natin, pwede natin silang taasan pagdating sa renta, depende sa ano natin, sa market value. Kung halimbawa masyadong mahal yung mga paupahan natin sa Pinas, pwede tayong mag-adjust, pero ang kagandahan pa rin is patuloy pa rin yung pasok ng cash flow sa atin, yung passive income natin. Sir Jake, next. Ayun, so thank you very much and thank you for the opportunity sharing with you today. And natapos ko na ang part 2. So, pasensya na ha, medyo may sakit ako ngayon. So, thank you, Sir Jake. Oh, maraming salamat, Sir John, Chris, Alvea. Maraming salamat po, sir. And now is dadako po tayo dun sa ating part 3 of which it will be presented to us by Sir Romeo Bungay. Ayan, si Sir Romeo, alam naman po natin siya na isa po siyang licensed electrical engineer. Ayan, at matagal-tagal din po siya na nagtrabaho sa abroad. Nagtrabaho po siya sa Japan as an OFW and for several years din dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Okay, so Sir Romeo, ayan, pwede po kayo mag-share ng screen, sir. Thank you, Sir Jake. Thank you very much. Nice introduction. Thank you po. Yeah. Yeah. Ito po ba, Sir Jake, yung aking screen? Yes. Ayan po. Kita na po siya. Okay. Thank you po. At magandang umaga pong muli. I hope, sabi nga ni Sir Arnold, gising pa po ba kayo? Magandang morning. Yan po. Pasok na po tayo sa part 3. Po, mabilisan lang po tayo para tayo ay hindi masayang ating pong panahon at oras. Okay. Yan po.
ways to earn in real estate investments. So paano ba tayo kikita dito po sa real estate investments? Ayan po, no? Number one, yearly capital gains. No? Ayan po yung alam naman po natin, no? Kada taon ay nag-appreciate po, no? Yung value, no? Ng ating pong investment, no po? Especially po ang real estate. And then ito po yung pangalawa, flipping or buy and sell strategy. Ayan po, mamaya po, meron po tayong sample niyan ng flipping. Or sa Tagalog po, yung pinatawag natin na pasalo. No po? At of course, finally, ito pong ating rental income na kung saan ay later on, yan ay kahit nasa abroad po tayo, ay kikita po tayo, no? After mabayaran po natin yung ating spread down payment at yung ating pong minimiting tawag dito, retirement, ano? Program, sorry po. Pag tayo po ay nag-exit na sa abroad, yan po pinakamahalaga, no? For rental business po. Okay. So ito, tingnan naman po natin, no? Itong estado ng real estate dito po sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. So dito po makikita po natin, no? Unahin na po natin ang ating bansa na Pilipinas. Ang buying price per square meter is $3,952. At ang kanyang gross rental yield ay 6.13%. So napakataas po, no? Kumpara po sa ibang Asian countries, ano? At ang kanyang rental income tax ay 4.06. So napakababa po po, no? Napakababa at talaga namang kita-kita natin, ano? Maliwanag na talagang panalo-panalo po tayo. Compared to Hong Kong, ano po? Ay napakalit na bansa din ito, no? Mapakaulad. Subalit tingnan niyo naman, ano? Kung gaano kaliit yung bansa nito ay napakamahal ng kanyang price per square meter, $28,570, subalit ang kanyang gross rental yield ay only 2.35%. So napakababa po, no? Ganon din naman sa Indonesia, ayan, yung kanyang gross rental yield ay 7.09%, pero yung kanyang rental income tax ay 20%. So yan po, no? Kitang-kita po natin na talagang mas maganda po na mag-invest sa Pilipinas. Kaya po maraming mga foreigners at talagang nag-i-invest sa Pilipinas, especially mga Chinese buyers na talaga namang through flipping, talagang namimili po ng napakaraming units sa mga SMDC projects. At sabi po rito, with at least 8-12% yearly appreciation, napakaganda po niya, ano? Kumbaga eh talo-talo po yung inflation, mamaya eh pag ano po natin, ano, papasadahan natin yung inflation. At yung best scenario ay 15-25%. Napakaganda po, no? 15-25%. So panalo-panalo po tayo. Okay. So ito po yung sample ng capital gains computation. Okay po. Yan. Total list price is 5 billion times 10%. Ayan, napakaganda po, no? Kumbaga po sa accounting, mayroon po tayong tinatawag na compound interest, no? Habang tumatagal, kada taon, tumataas po, no? Dahil siyempre, mayroon pong 10% interest kada taon, no po? Ayan, first year, yung pong 5 billion ay nadagdagan agad ng, kumita agad ng 500,000, kaya naging 5.5 million. On the second year, naging 6.05 million. On the third year, ay naging 6.655 million. On the fourth year, naging 7.32 million. At on the fifth year, ay naging 8.052 million pesos. So, kitang-kita po natin, kumita na po siya ng, yung pong resale profit ay 3,052,550. Ano? Napaka ganda po talaga na negosyo. So yun po yung grand total from 5 million naging 8 million on the fifth year, no po? Yan po, napaka simpleng presentation, ano? Kita-kita po, malino na malinaw. So ito mo po yung ano, price unit price comparison. Ito po ay makikita natin dito sa portal, ano? Ito pong Sure 2 Residences as an example, oh, 2015 October is 2.6 million. And then on October 2022 ay naging 6.8
million pesos. Imagine, you know, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, about 7 years ay naging 6.8 for a total of 161% price increase, ano po, or 23% yearly increase. Napakaganda naman po, no? Alam naman natin, dito po sa short term residences ay napakataas po rito ng capital or yun nga po, no? Yung tawag dito, capital gains, no? Talagang nag-a-appreciate po yung value ng ating property. Kaya napakaganda po mag-invest dyan po sa Mall of Asia and bukod sa ating mga focus projects. Ano po? Yan. At eto naman po yung ano, no? Flipping or trading. Sabi ko nga kanina, yung po tinatawag natin na pasalo or buy and sell strategy, primarily for quick, ano po ito, no? Profit, short term po ito, no? At ito po yung mga factors na dapat nating i-consider. Ayan po, number one is market value and demand, no? Siyempre, no? Dapat i-analyze po, i-evaluate natin yan, yung market value, no? At yung demand po, no? And then, months paid with markup price. Siyempre po, yung po ating nabayar na down payment plus yung ating pong markup price para po tayo ay kumita. Especially po, kung bulk buyers, ano po, yan ay talagang very much ano po yan, applicable po, no? Sa mga for short term, no? Na profit. And then, ito po, napakalaga po nitong inventory. Siyempre, makita naman po natin yan sa seller's portal. At of course, yung availability, napakalaga po i-consider yan, no? Okay, so example, ito po, no? Ayan, ito nga po, no? Example, ito nga po, yung bulk buyers, ano po, multiple units, no? Katulad po yung binanggit ko, mga Chinese, namimili ng mga maraming units, no? Lalo na yung mga malapit sa mga Pogos, ano po, napakaraming Chinese ang umuupa ron. Kaya tinitake advantage po ng mga foreigners, ano? Yan po ang kagandahan, no? Pagka marami kang pera. So again, another sample is short term residences. Yung pong kanyang price, old price, is 2.6 million. And then yung pong present price ay naging 6.8 million pesos. Ano po? So as an example, yung pong kanyang monthly down payment is 48 months. Ano po? So approximately 8,000 pesos. Kaya ito po, i-take advantage na po natin. We have up to, I think, July 6, no? This week, no? Na mahabol po natin itong ano, itong monthly down payment na napakababa. Dahil by July, I think on the second week of July ay yung pong 8,000 plus. Like for example, sa twin residences ay magiging ano na, 14,000 plus, ano? If I'm not mistaken. So napakalaking difference po yan. I-highlight po natin yan na ayan, na tayo po ay mag-create po ng urgency. Sayang po, no? Yan. And then 1 year before turnover date, ano, you can sell your unit. Ito nga po, ano, pwede natin yan ipasalo considering yung pong market value, markup price, ano po, at yung demands, inventory, and availability. So you only spend 300,000, 13,000, ito po yung ating nabayaran na down payment, ano po. And then the current price is 6.8 million pesos and the demand is so high, no? So you can bid your unit, yeah? Pwede na po nating ibenta yung ating unit. Ano po? So 330,000 and then nag-markup po tayo ng 300,000. Ayan, ano? Napakaganda, halos doble na, no? Yan po. So if you buy 5 units, kung tayo ay namili ng 5 units, no? Multiply by 300,000 ay immediately ay kumita po agad tayo, no? Ito po yung kita, no? Hindi pa po kasama din yung ating ibinayad na 330,000 na down payment. Ito po mismo yung ating kikitain na 1.5 million pesos, no? So napakaganda po ng example po nitong flipping. Okay po? So ito naman po yung ano, buy and sell strategy ng flipping, no po? Yan, sabi po ito sa bundle number 1, buy a bulk of pre-selling condominium units and wait 3 to 5 years for value appreciation. Ano po? Yan. And then ibenta mo, no? Ibenta mo, i-resell the bulk of condominium units on the 3rd or 5th year
on the appreciated value. Ito po yung napakasimpleng ano, ano, modelo. And then yung second model, ganun din po, no? Pero ito nga naman ay ganun din. Mayroong invest po. Wow. Maghintay ka lang 5 taon for value appreciation and then ipaupahan mo on the fifth year, no? For a 5-year lease. Ayan po, no? And then ibenta mo ulit. Okay po? Resell the bulk of units on the 10th year. Ayan po, on the 10th year, no? Nagdoble na, no? 5 plus 5 equals 10, no? Based on the appreciated value. Ayan po ang kagandahan. Ng... So, napakarami pong strategy na pwede po natin gawin. Ayan po. Ayan. So, ito naman po yung real estate investment cycle, no? Kumbaga po, ay pinakikita lang unti-unti, kumbaga parang step by step, umaakit po yung ating pong negosyo. Yan po, for 5 to 10 years, ayan, invest, lease, resell, at tayo po ay kikita. And then on the 5th and 10th year, reinvest, no? Lease, resell, and earn. Ayan po, inulit lang po yung proseso, ano po? Pero in a span of 10 years overall, ano po? Ayan po, no? Kumbaga, 5 to 10 years, and then another 5 to 10 years. So, napakaganda po, no? Ayan, napakaraming pwede natin gawin, ano? So, sabi rito, financial growth and para ma-meet po natin yung comfortable lifespan, no? So, almost 20 years po ito. So, kung bata-bata pa po tayo, ay talagang napakaganda. The best time po, ano, habang tayo po ay bata, mahaba pa yung ating time frame, ay maganda po mag-invest, no? Ideal for retirement income. So, yun po yung pinaka-the best dyan. Ito na po yung long term, ano po? Okay. Cash flow through rental business. Itong maganda rito, no? Yung patuloy na umaapaw o umaagos yung ating kita. Po, kahit tayo po ay retired na at ito ay perpetual income, pwede pa natin pamana. Kaya tuloy-tuloy lang po, no? Yung agos ng tinatawag natin na passive income. At dadako na po tayo dito sa ating SMDC Prime Key. Sila po ang official residential leasing agent ng SMDC. Comprising of professional, competitive, high-spirited, and trustworthy. Ibig sabihin, mapagkakatiwalaan po natin. Ano? Very dynamic po sila, competitive, dedicated to assist our tenants in housing, with housing accommodation. Sila po ang bahala na humanap ng uupa kahit tayo po ay nasa abroad para po ma-maximize at ma-realize yung potential earnings ng ating pong investment. So ito na po yung mga ano po no? Tawag dito. Sabi dito, SMDC is your trusted partner that can help you monetize your investment. Ito po iba't ibang kumbaga package po yung ating di-discuss later on. Ay meron po tayong long-term lease, ano po? Yan, maganda po yung long-term, no? Maganda rin po 'yan, no? Pwede po nating gamitin yung ating unit at yan ang kagandahan dyan. Tuloy-tuloy lang po, long term. Pero yung daily lease, mas maganda rin po ito dahil mas malaki po ang kitaan dito dahil daily po ito, no? Per night, per day. Yan po, yung prime credit po, bahala. Parang hotel po yan, ano? Siyempre, mayroong guest booking, no? Yan. At yung check-in, check-out ng mga tenants, ano? At then yung housekeeping, sila po bahala dyan, no? Dito naman sa long term, ayan po, ganun din, tenant search, contract preparation, documentation, move in and move out, ano po, assistance and liaison between tenant and owner. Sila po ang bahala. Ayun pong tenancy management, ganun din, key safekeeping, no, yung maintenance, repairs ng ating unit, at again, yung mga payment assistance sa utilities, real property tax, condominium dues, and insurance. Okay po? Okay. So ito naman po yung mga home sample packages, no? Yan, it ranges from 100 to 150,000 depende po sa package na inyo pong pipiliin, ano po? Of course, pag turnover ng unit natin ay bare po 'yan, okay? So ayan, makikita naman po natin sa screen, ano, yung pong mga furnitures na ipo-provide dito sa package 1.1 and 1.2. Ano po? Ayan, kompleto po 'yan. Yung pong furniture. Okay? So, ito naman yung mga ano, wide range of services packages that will allow us to monetize and enjoy our units hassle-free. Ayan po, no? Take note po, ito po ay annual package. So, napaka
ano po, no? Affordable, ano? Ayan po. Yung pong long term, this basic enrollment package, ayan po. Ayan, nakalagay na, naka-indicate naman po yung mga very basic na enrollment package. Ayan po, ano? At yan po, pwede nating mga i-request itong PowerPoint sa ating po mga leaders. Ano po? Ayan, 1,500 annually. And then yung long-term premium, no, long-term lease premium enrollment package, andyan din po, no, yung pong corresponding services nila. Yan po, at ayun po, 8,000 pesos annually. So kayang-kaya po 'yan, no? Dahil alam naman po natin malaki po ang ating kikitain monthly. So negligible na po yung 8,000 na 'yan. Yung pong daily lease, ayan, maganda ang daily lease, mas lalo mas maganda ito. Siyempre 10,000 yung kanyang annual package price, pero yan, sila naman ang bahala. Safekeeping, no, unit inspection, general cleaning, aircon cleaning, pest control, yan, unit toiletries, provision, dues and utility bills monitoring. Yan po. And then yung homeowners package is 7,300 pesos only. Ito po yung kanyang mga corresponding packages, services. Ano po? Andyan po, no? So yan po, sabi ko nga kanina, pwede niyo po nating i-request sa ating mga leaders itong PowerPoint presentation. Hindi ko na po i-discuss ng detalye isa-isa yan. Okay, so ito po yung sample ng long-term lease unit requirement. Sabi ko nga po, yung bare, ano, wala pong laman yan, ano? At kaya yan bare, no? Kumbaga, hubad po yan, ano? Wala pong mga furnitures and appliances yan. At pag semi-furnished na po, may aircon, merong water heater outlet po dyan sa bathroom, may cortina sa bedroom at mayroong fire extinguisher. Ang maganda naman, kagandahan sa fully furnished na po, may aircon siya, may water heater po, outlet sa bathroom, at may mga appliances na rin po, no? Furnitures and appliances, at yan, mayroon ding vanity mirror sa bedroom, cortina sa bedroom, and then yung mga cabinets, washing machine, plus fire extinguisher. Ayan po, kompletos recados na po yan. Okay. I hope nakakasunod po po, no? Nakaka-catch up. Pwede po paki-type 1 kung nakikinig po tayo, mga kasama. Pwede po paki-type 1. Hello? Ayan, si Sir John lang po ba ang nakikinig? Ayan, thank you po, Sir Eric. Ma'am Kale, salamat po sa mga nag-type 1. Thank you po. Okay. Next, yung daily lease unit requirement. Andyan naman po yung Shore Tree and Wind Residences. Andyan na po yung ano, no? Kitang-kita naman po natin sa picture kung paano naka-dress up yung unit, no? Kompleto po yung mga furnitures. Ano po? Ayan, kitang-kita po natin yan, no? Andyan. And even yung mga appliances sa bathroom, sa living room, ayan po, ano, bedroom, and of course yung for emergency, yung fire extinguisher. Mahalaga po, meron pong fire extinguisher pagka po may sunog, ano, in case of emergency. Yan. Okay. So andyan naman po yung mga appliances, ano. Okay, so ito po yung enrollment requirement. Ayan, pirma lang po sa service agreement, no? Siyempre, kailangan meron pong agreement, no? Dahil kausap natin ang prime key, dapat meron tayong kontrata para malinaw po ang usapan. Copy of deed of absolute sale, yan po. Unit acceptance form, importante po yan. Notarized SPA, government issued IDs, proof of enrollment payment, latest property statement of account, and latest electricity statement of account. Ano po ba yung proseso? Step 1, submission of forms and requirements, submission of notarized agreements. Yan. Step 2, key turnover, and again, unit inspection and evaluation. Kailangan po natin ma-evaluate kung meron man dapat na i-repair o kung ano man yung may tinatawag tayong punch listing, kung meron mga dapat i-correct, painting or whatever na may hindi nyo nagustuhan, pwede po yan na ipa-repair. Ano po? Yata po, andyan naman po ang prime key para po sa acceptance ng ating unit. And lastly, step 3, yung pong enrollment confirmation at yung pong pagpapaupa ng ating unit. Ano po? Kung tayo po ay unit owner na or unit investor.
Again, ito po yung mga prime key repairs, maintenance, and home improvement services. Ayan po, ano? At hindi ko na po isa-isahin yan. Klarong-klaro naman po yan yung mga major ano po nila, no? Maintenance and home improvement services. Very ano po, affordable. Ano? Kita nyo po, may 700, 650, 1, 2, 9,000. Yung pong split type AC unit installation. Ano po? And then aircon cleaning, split type 1,950. And then 600 insurance application, etc., etc. So ayan po, ano, kumpleto na po 'yan, ano? Siyempre pagka tayo may sarili ng unit diyan, napaka-importante po na malaman natin yung mga serbisyo nila, no, para hindi po tayo nangangapa, no? Ayan po, kaya nga naandiyan po yung prime key. Okay po? Ayan po, andiyan po yung QR code, no, ng prime key. Mayroon po silang landline po. And then yung kanyang mobile number and yung kanya pong email, no? So wala na po tayo napakaraming means, no, para po ma-contact po natin ang prime key. Okay po? Yan, pwede niyo rin pong screenshot. Gusto niyo pong screenshot, okay po? Yan, so ito naman po yung condomtel, ibig sabihin po, ito po ay condominium, dormitory and hotel at the same time, ano po? Kaganda, no? Ito niyo naman po, no, napakaganda ng ano, capsulized talaga siya, no? Parang Japanese na ano po, no? Compact po, no? Yan. Okay? So ito po yung example ng studio layout na pwede po nating paupahan, no? At pwedeng pagkakitaan kung meron pong kayong unit, no? Ito po yung monthly projected income, no po. Pwede po tayong paggawa ng mga double decker diyan, no? Kompleto naman po yan, ano? Kahit na maliit yung floor area, ay mamamaximize yung ating investment. Dahil ayan po, no? Kita nyo naman, may toilet, bathroom, CR, kitchen, no? Living and bedroom, at may aircon na, no? So talagang ano, mas maliit ang maintenance cost niyan, no? Dahil meron tayong amenities, no? Yung lahat ng amenities ay ating pong magamit, no? Siyempre po binabayaran po natin 'yan, kaya tamang-tama lang po yung ano na, kasi yung usually yung like yung Green 2 may sarili pong library, no? Kaya kung may mga estudyante, no need to stay there sa kwarto para mag-aral, no? Para kumbaga magpahinga na lang, ano po. Okay. Yan, kung mayroon pong babayaran, uupa yung isang estudyante ng 5,000 pesos. Kung meron tayong 6 packs, ano? 6 times 5 is 30,000. Pesos, ano po? So magandang kita, ano po yan, sa isang studio unit. Right? Pwede pa pong humabol yung iba, no? Yung ating pong mga kasama. Yan, nasa 14 million na tayo. Kanina 13 million, ngayon 14 million na. Thank you po sa yan, si, I think si Ma'am Grace yata yung humabol pa, if I'm not mistaken. Yan. Good morning po ulit. At ito nga po yung short-term lease. Yan. Project Paranaque, rental rate per day. Yan. One bedroom from 2,500 up to 4,000 pesos per day just to manage our expectations. Ano po? Yan. At ibig sabihin, huwag tayo masyadong mag-expect, ano? Na masyadong mataas, ano? Dapat yung ano lang tayo. Ito, sabi nga, worst scenario, 23 days, ibig sabihin yung, let's say, 7 days, ay pahinga. Ano po? Yung ating unit, ano? Para, kumbaga sa mga farming, ano? Farm lot, or farming, agricultural farm, ay mas magiging productive, no? Yung ating investment, no? Ayan, 57,500, ano? In 23 days, at yung best scenario ay, for 30 days, is 75,000. So, okay na po yung 57,000. So meron sinasabi itong projected rental rate in 5 to 10 years ay posibleng maging 4,000 times 30 days is 120,000 pesos. No? Tumataginting po yan na ating posibleng kitain sa ating isang one bedroom unit. No? Napakaganda. Ha? Short term lease po yan. No? Yan, maganda yung maganda rin po ang short term, lalo na yung daily, sabi nga to, per day, okay? Like sa Airbnb, no, napakaganda ng kitaan dyan, no? Yan. At ito pong testimonials, yan po, makikita naman po natin yan sa mga
booking platform. Like for example, dito sa Field Residences, yan po, at 3,388 per night. Dito naman sa Grass Residences, sa EDSA, no? SM North, sa Quezon City, yan, iba-iba. May for three nights, 9,870. Yan, iba-iba. Yung rate, no? Depende sa schedule. Yan po. Makikita po natin yan sa mga booking platform. Sa Sure Residences, ayan din po. Meron ding 9,000 pesos for three nights and then 12,000 for four nights. At ganoon din sa, again, sa Field Residences, 4,535 pesos per night. So, napakaganda po nakitaan pagka po daily rental. Okay, so I hope nakasagap po tayo, no, ng dagdag kaalaman sa part 3. So ngayon, pasok na po tayo sa part 4. Ayan, good news. Ayan ang talagang good guys, ano? Good news, mga good guys. Wala po tayong spot down payment, no? Ayan. Total contract price is 3.8 million sa Spring Residences. Ano po? Down payment is 10%, which is equal to 380,000. Payable in 30 months. Ito po ay example lang po, ano? Okay. So, of course, ibabawas natin yung 15,000 na reservation fee. Again, ito pong 15,000 ay iba na po. Nagbago na po ang presyo. Kaya napaka, ano, importante na mag-create po tayo ng ano, no, urgency. Dahil ngayon, 20,000, itong July, napapasok na mga linggo, ay tataas pa po, no? From 20, yung ibang mga 30, 25, magiging 30,000 yung mga high-rise buildings, no? Ayan po, kaya pataas po ng pataas yung reservation fee, of course, pati yung monthly amortization ay tumataas din po. Ayan, kaya dapat po ay ma-highlight po natin yan sa ating mga leads or prospect clients natin, ano? Ayan po, as an example, ito po ay 12,337.5 monthly. Okay po, kaya nga po i-take advantage po natin yung mga ating promo every month, especially this coming July. Again, July 6, if I'm not mistaken, yung para sa extension ng June sales promo. Kaya yan po, take advantage po natin yung dalawang araw pa na natitira. Okay, so ito naman po yung pinaka strength ng ating pong produkto, ng ating pong SMDC self-liquidating strategy. Ano po? Ano ba yung ibig sabihin ng self-liquidating? Sa Tagalog, eh yung sarili na niya ang magbabayad, no? Yung ating pong condo unit na ang magbabayad sa ating hihiramin na bangko, no? Ito po ay good debt. Ano po? Mabuting utang po yan. Mabuti dahil na yung bad debt, yung po yung kumbaga yung pera natin labas lang ng labas sa bulsa natin, lumalabas. Pero pag katulad nito ay asset, ay papasok ng papasok yung pera sa bulsa natin, no? It generates funds, no, or it creates wealth, no, from its own operations to repay the investment. Yan po yung kagandahan. Ibig sabihin lang po niyan, kung tayo nang hiram sa bangko, ay no need to worry kung atin pong ito ay ipauupahan, no? Yung pong usually mga 10 to 12% lang po yung ating down payment, at yung remaining 88 to 90% ay no need to worry dahil mababayaran na po yan ng ating pong rental business. Okay po, at bukod doon ay yung pong sobra sa ating rental income, yung pong excess ay lifetime pension or retirement program po natin. Yan ang kagandahan po, no? Lifetime po yan, habang tayo po ay nabubuhay at pwede pa nating pamana sa ating mga anak. Yan po, kagandahan. Even apo, kung meron pa kayong mga pinag-aaral na apo, pwede pa po natin yung pamana. Again, sample Spring Residences, total contract price is 3.8 million. Ang ating inilabas na pera, cash out, ha, ng nilabas ng client is only 10%, 380,000. Yung pong 90% ay, ibig sabihin po niyan, 10% nga lang po yung kanyang nilabas na pera, 90% yung pong tawag dito, hihiramin sa bangko, no? Para later on maging rental business natin, at babayar na yan mismo ng ating rental business. Okay po, I hope very clear, ano? Klarong-klaro po yan, no?
unless na hindi po kayo nakikinig. Alright? So, paano ba gumagana, no, itong self-liquidating? So, ito po yung example. Bank financing, 3.45 million. Ito po yung remaining balance. Ibig sabihin po, no, kung tayo po yung gumagawa ng template computation, ano po, ng ating pong mga units, ano po, ayan, yung pong remaining balance, yun po yung hihiramin sa banko. Ito po yung mostly yung ating pong sample accredited banks, PNB, BDO, ayan, and China Bank. Ayan po, alam naman po natin video yung China Bank, pag-aari po yan ng SM Investments Corporation, ano, Henry C. Family, and then we have Security Bank from 6 to 7% interest rate. So, napakababa po niyan, ano, especially dito sa BDO. So, as an example, 20 years, ito po, no, 25,335,000. Ito po yung ating monthly amortization. At yung rental income is 57,500. Iless mo yung 25,000 ay kikita ka ng 32,165 pesos, ano po, 32,165 ang ating pong kikitain, no, sa 20 years. Pero ang maganda sa 15 years, no, swak na swak lang po yan, no, huwag masyadong matagal. Pagka matagal, eh, di ba, baka mainip naman kayo. Sakto lang po itong 15 years, no. Again, yung 57, constant po ito, yung ating pong kikitain monthly, 57,500, no. Ito po example lang ito, no. Actually, this is not fixed, ano, pero I mean, in terms of ano lang po, example computation, yan po, 57,500 minus 29,719, ay meron pa rin po tayong kikitain na 27,700. So, napakalaki na po niya, no? Nakumbert tayong passive income pag tayo po ay nag-return na, no? Or even kahit sa abroad po tayo, no? Meron na tayong active income, yung kinikita natin sa ating active na sweldo, no, at mayroon pa tayong passive income dito sa ating rental business, ano po. And then sa 10 years naman, ayan, yung monthly amortization is 38,918 less 57,500 pesos is equal to 18,582. Maganda na rin po 'yun. Okay lang din po 'yan, no, kung gusto niyo 10 years lang na bayaran, ano. Pero I suggest ito pong 15 years, no, dahil depende po 'yan sa project, ano, kasi siyempre pag 10 years, pag medyo mataas yung halaga ng ating unit, ay mas maganda na rin po itong 15 years, ano, para hindi masyadong malaki yung ating monthly amortization, pero malaki yung ating ating kikitain, ano, yan, katulad to 27,000. Pag 5 years naman, ayan, na mas sobrang iksi naman ito, ayan, naku, napakataas po ng amortization, ano, monthly, 67,414 less 57 ay magiging negative 9,914, ano? So additional expenses na po 'yan, ano? Unless na sobrang yaman mo, eh, hindi po 'yang advisable dahil negative nga po, kaya 'yan ay pulang-pula, ano po? Okay. 'Yan. So, ano ba 'yung ano, sustansya, no? Gaano ba kahalaga itong self-liquidating strategy, no? 'Yan, or tinatawag natin 'yang SLA or service, self-liquidating asset, ano po? Again, as an example, itong Spring Residences, 3.8 million pesos. Client actually owns or avails the unit for only 380,000, 10%. Ito po yung ating nilabas na pera, no? Instead of paying yung buong halaga, no, yung total contract price, no? 10% lang po yung ating initial investment, no po? Of course, siyempre pag sinabi kong initial, meron po tayong gagastusin na manageable naman or affordable yung ating pag-dress up ng ating unit. Of course, hindi naman pwedeng ipaupahan natin yung ating unit ng bare. Siyempre, gagastos po tayo sa pag-dress up ng ating unit. So, the rest, yung 90% na balance natin, self-liquidating apply. You know? It will apply na po. Diyan na po magiging applicable yung babayar na mismo ng ating rental business yung ating unit po. Ayan, ang kagandahan dito sa ating self-liquidating strategy. Yan po ang anyo pong pakakatandaan. Ano po? Okay. So, paano ba tayo kikita na naman, ano, dito sa real estate, no, bilang isang entrepreneur and investor? No? Ayan. Karamihan sa ating mga buyers, clients are at the same time, no, they are not only investing but
they became a salesperson, nagiging multitasking na po sila while engaging in their present or full-time job, no? So kumbaga po, ito po ay side hustle lang po ito, sideline, ano? Pero maganda po ang kitaan dito basta masipag ka lang. Siyempre, nasa abroad ka na lang din, i-maximize mo na, no? Kaysa naman sa uuwi ka sa Pilipinas na puro resibo lang yung iniipon mo. Yan po ay napakasakit po niyan na ating pong mararanasan pag-uwi natin sa Pinas na puro resibo lang yung ating take home. So ang objective po ng grupo, no, ito pong ating realty company is to make our property investment free, no, through receiving commissions. So meron tayong active income, meron tayong rental business, nag-a-appreciate pa yung value ng ating unit, at meron po tayong sales commission. So saan ka pa, di po ba? Napakagandang ng ating pong produkto. So ano pa yung ultimate benefit and advantages nitong ating investment, ano? It is letting our money working for us, ano? Baligtad na po, no? Not the other way around, no? Kasi ngayon kung tayo empleyado lang, eh nagtatrabaho tayo para kumita ng pera, pero babaligtad rin na po natin, no? Yung pera na natin through our investment ang magtatrabaho, kahit tayo na sa bakasyon, kahit tayo nag-retire na, ay yung pera na po ang magtatrabaho. Di po ba? Napakasarap pakinggan. Ano po? Okay, so at the same time, we will accomplish our goals, no, through business and investments and not from our savings and salary. So hindi na po magagalaw yung ating sweldo, no? At later on, ang pinaka-the best dyan, ano, pag tayo po nag-retire na, ay mai-enjoy na po natin yung ating pamilya, no? Kapag yung kanilang mga luxury needs, yung ating pagbabiyahe, no, ay atin na pong magagampanan yung ating responsibility sa ating pamilya. At of course, hassle or stress-free, no? Hindi lang property investment free, stress-free, no? Pag tayo po yung nag-retire, pag mayroon po tayong investment. So again, another example, kung ang ating investment ay 4 million worth of property with a down payment of 10%, which is 400,000, your commission is 2% per unit. So example lang po yan. Depende po sa leader nyo kung magkano po ang ibibigay na commission sa inyo. Okay po? So kung meron po tayong nabenta na 5 units sa Bloom Residences, yan, napakaganda po dyan. Usually mga 2 bedrooms po yan sa Bloom Residences. Worth 4 million, ano? So, kung meron po tayong nabenta na 5 unit times 4 million, it is equal to 20 million. So, ang ating pong commission ay 400,000, ano? At iyan na po ang ating magiging tawag dito. Yung ating pong commission ay yan po yung pambayad natin, ano? Doon sa 10% na ating down payment. So hindi na po natin po problemahin, no, pag tayo po ay may commission na 400,000. So kaya ang maganda diyan, kung tayo ay member dito po sa Badger Realty, ay kumuha na po tayo ng ating sariling unit, no? Mahirap naman na tayo ay nagbebenta ng ating produkto ay wala tayong sariling investment. Dapat meron din po tayong rental business, no, para pantay-pantay, no. Mahirap naman, sila lang nakikinabang, dapat pare-pares tayong makikinabang. At the same time, kikita pa tayo sa ating sales commission, di po ba? Very good. Oops. Salamat po sa pakikinig. I hope mayroon po tayong natutunan kahit papaano. Nagtagkaalaman po sa araw-araw natin na pakikinig po, no. Thank you po, Sir Jake. Andiyan pa po kayo. Salamat po sa mga nakinig. Nasa part 5 na po tayo, Sir Jake. Yes, so nandito pa po Sir Romeo. At capture na po ako, Sir Jake. Apo, yes, apo. Thank you po. Okay, so once again is good morning, and ako nga po ulit si Jake Reyes po ng Team Tordelis. Napakalinaw nung pagkakapresent ni Sir Romeo, na kung saan is na ano na natin, no? We admit, no, na talagang malaki yung potential na maaaring ibigay sa atin itong Condotel and Condormtel, because among the investments is itong real estate ang isa sa pinaka-safest, and yet malaking yield pa yung maibibigay sa atin.
Natakel din ni Sir Romeo yung SMDC Prime Gain na solution para sa ating mga OFWs up to self-liquidating, and ito yung pinakamaganda, which is yung multitasking career. Even me, ito yung nakapag-entice sa akin, no, na during those time na ako ay may full-time job dito sa abroad, is nainganyo talaga akong sumali dito sa multitasking career na ini-offer na SMDC. So now, nandito na tayo dun sa last part ng ating presentation, which is we will be tackling what our company is all about. So we are SM Development Corporation. Makikita natin na pagdating pa lang sa logo is alam na natin kung saan kabilang itong si SMDC. It is from the world of SM, from the dynamic world of SM. So SM Prime Holdings to date have dominated the mall development and operations. And in fact, it is one of the fastest growing property developer in the country, and one of the fast emerging players in terms of commercial resorts, hotel, and entertainment development. And it have touched the lives of over 3 million Filipinos daily. Ayan. So makikita natin that they are into retail, which is the SM department store, as we all know. They are also into banking, which is the leading bank. Pag-aari nila yung nangungunang bangko sa Pilipinas, which is BDO, Banco de Oro, subok na matibay, subok na matatal. Ayan. Property is nangunguna rin. Leader din po yung ating kumpanya. And as a conglomerate, among the Philippine conglomerates, marami tayong mga mga conglomerate companies, and among those is nangunguna yung ating kumpanya, because we have reached 1 trillion in terms of Philippine pesos pagdating sa market capitalization, meaning is malaki yung ating capital, at hindi lamang hindi maiksi yung PC ng ating kumpanya. Ayan. So SM Investments, pagdating do sa Philippine conglomerates, we are the leader. We are the market leader. We are only being followed by our competitors such as Ayala Corporation, JG Summit, Aboitiz Equity, the San Miguel Corporation, DMCI, Metro Pacific, LT Group, GT Capital, ito yung George T. Capital, Alliance Global. Pagdating naman sa Philippine retailers, in terms of the total number of sales in million dollars, nangunguna si SM Retail, which is $3,165 million in terms of US dollars ito. Robinsons, $1,592 million. Pure Gold, $1,589 million. Pagdating sa store count, nangunguna pa rin si SM Retail, and they are only being followed by Robinsons and Pure Gold. Sa bangko, nangunguna yung bangkong pag-aari po nila o natin, which is BDO, which has $64.8 billion in terms of total assets. Ayan, Land Bank pangalawa, and followed by Metro Bank, BPI, China Bank, which is pag-aari din ito ng SM Investments. PNB, RCBC, DBP, Union Bank, and Security Bank. Pagdating sa property developers, ang market in terms of market capitalization, ayan, SMPH or SM Prime Holdings is the market leader, and it has $16.1 billion in terms of market cap. And we are only being followed by Ayala Land, Robinsons, Mega World, Vista Land, Philinvest, and Double Dragon. Okay, so we could see here the projects in Mall of Asia complex alone, no, which is a lifestyle city. So they have built itong 2 ecom, 5 ecom, 1 ecom, Shore Residences, na kung saan is naging example natin sa isa sa mga naunang slides natin, na halos tinriple nito yung in terms of property appreciation, no, na from last 2015 is 2 something lang hanggang sa maging matriple siya, 6 million plus noong last year. And then Shell Residences, isa ito doon sa mga nangungunang project sa SMDC. And Sea Residences, ito yung last 2008, ito yung isa sa mga pinakauna na project ni SMDC. Mall of Asia, 2006, SM Arena,
last 2012, SMX Convention Center last 2007, and Conrad Manila, which is a hotel na Hugis Barco siya last 2016 naman po ito. Ayan, hindi lamang sa Pilipinas, merong pag-aari si SM Prime, but they have also expanded and have reached China. Ayan, na umabot sila dun sa sa China. Ayan, so makikita natin na ito yung mall ni SM sa China. Okay, so SMDC have committed itself to provide access to luxurious urban living through its vertical villages and gated horizontal communities. Designed with thoughtful features and generous resort-like amenities, all perfectly integrated with the commercial retail environment, thus leaving its residents access of truly cosmopolitan lifestyle. So marami ng projects na nai-launch si SMDC. They have already sold over 165 units and have already delivered 65,000 units. And humakot din ito ng awards. Since 2020, they are the developer of the year. For 3 years, tripit ito nangyari is sunod-sunod na tatlong taon po na sila may hawak ng developer of the year. In terms of Philippine banks, if we decided to go for bank financing, yung ating mga kliyente is hindi tayo mga problema. Dahil merong department, si SMDC, na kung saan is tinatap nila yung mga banko at makaka-receive na ng mga emails yung ating mga clients na hindi na sila mga problema pagdating sa bank financing. Ayan. So we are accredited to almost all Philippine banks. Ayan. So what are the five keys to success ni SMDC? Nangunguna dyan yung prime location. Ayan. So kapag prime location, nandun yung ating investment, asahan mo na patuloy na tataas yung paglago ng ating ma-experience ating capital gains. Ayan. Integration of retail development na tinatabihan niya yung SM Mall, or kung wala namang SM Mall nakatabi, is asahan mo merong save more yan sa ilalim. And third, yung pagkakaroon nito ng hotel-like lobbies na para tayong naka-check-in sa 5-star hotel. And the resort-style amenities, hindi na natin kailangan lumayo pa na pumunta tayo doon sa mga karatig na probinsya para ma-enjoy o mag-enjoy yung ating mga anak. And dahil mismo doon sa ating project is nagagandahan na yung ating mga swimming pools. Meron pang gym, clubhouse, and parks po dyan. And yung pagkakaroon natin ng professional property management is ang kagandahan. Ito yung ating maaari natin ipagmalaki. Ayan, in the person of Green Mist Property Management Corporation. Pasok natin doon sa entrada ng SMDC project, isasalubungin tayo ng isang receptionist o concierge. Ayan. Okay, so... yeah. So Henry TC Jr. is currently our chairman for SMDC, and according to him is he wants the Philippines to be a nation of homeowners. I want everybody to be affluent so we will have a better life, primarily with a roof on our heads and a good clean environment to live in. Because according to him, the environment plays a big role in your present and future because it shapes us. Ayan, napakaganda ng vision ng ating chairman na kung saan is ninanais niya na ang mamamayan sa bansang Pilipinas is magkaroon ng sariling tirahan. Hindi mga squatters, hindi mga palaboy-laboy sa lansangan, hindi mga street dwellers, kundi gusto niyang ang Pilipinas is maging nation of homeowners. O yan. So dyan po nagtatapos yung aming presentation together with my co-speakers. Nandyan po sina Sir Arnold, Sir John Chris, and then si Sir Romeo. You may turn on your cameras sa aking mga co-speakers para at least ma-entertain na natin ngayon yung Q&A, question and answer sa ating mga attendees. Nakapa. Apa. Yes. Ah,
Kakantahin ni Sir Arnold yung nalista dyan sa tissue. Tahimik ka. May tanong po, Sir Jake, si Ma'am Kale. Ah, yan. Pakibasa nga po, Sir Romeo. Sabi ni Ma'am Kale, Sir, hindi po ba pet friendly ang mga condo or piling mga condo lang? Pet friendly. Ayan, opo, tama po si Sir Arnold, no? Kada project po is kanya-kanya sila ng mga policy. Ayan, may mga inaalaw, may mga hindi rin naman na inaalaw. Ayan, so per project po 'yan na ano na policy. Meron tayong mga Yes, opo. Meron po tayong mga Yes, meron pong hindi inaalaw at meron ding inaalaw. Yeah, oh, tama. May bisita yata tayo, Sir Jake. So, Mr. Anil Kumar. Chine-check ko nga po si Ma'am Josephine yung invite po ni Sir Eric. Kaso hindi po yata nakapasok po si Ma'am Josephine. Josephine Abine. Abine, Abina. Ah, tama po ba? Ayan.